Matapos humupa ang baha na nila'y tila tulad daw ng naranasan nila nung bagyong Undoy, heto na ang itsura ng Kabayani Road sa Barangay Malanday, Marikina City. Ang kahabaan ng kalye nagmistulang basurahan. Kinailangang gumamit ng payloader para hakutin ang mga basurang inanod ng tubig mula sa ilog. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, maraming residenteng sanay na sa baha ang hindi nakapaghanda. Nung una, nagkala rin namin, nung una kasi hindi tumuloy, kala namin ganun uli. Eh, biglaan na ang taas. Ano na lang nailigtas nyo? Ano nailabas nyo? Wala. Pati mga libro ng mga bata, yung mga bag, pati mga certificate, birth certificate, nabasa rin. Wala, pati mga damit. Tumulong na rin sa paglilinis ang Bureau of Fire Protection para matanggal ang mga putik sa kalsada. Aminadong alkalde ng lungsod na nagulat sila sa bilis ng pag-akyat ng tubig sa Marikina River. Nabigla tayo, aaminin ko, nung unang araw. Hindi natin inaasahan na ganito kataas ang tubig ng pagbaha. Hindi rin natin inaasahan ganito kataas ang bilang na evacuees. Kadalasan, 5,000 lamang ang pinakamataas naming evacuees. Ngayon, 4 na doble. Marami sa mga inilikas na nanatili sa Malanday Elementary School. Puno ang halos lahat ng kwarto ng eskwelahan, kaya ang iba sa covered court na lang. Bumisita na sa evacuation center si DOH Secretary Francisco Duque III. Ikinatuwa niya ang mga modular tent na malaking kaginhawaan daw sa mga evacuees. Maganda halimbawa ito na dapat ay sundin, tularan ng ating mga ibang LGUs. Bukod kay Duque, bumisita rin ang impersonator ni Pangulong Duterte sa mga nasalanta. Nitong linggo, dapat magsasagawa ng aerial survey si Pangulong Duterte. Pero na-postpone ito dahil masama pa rin ang panahon noon. Hanggang sa tuluyan na itong kinansela. Pero hindi man personal na nakapag-inspeksyon, patuloy raw ang pagmamonitor ng Pangulo sa mga sinalantan lugar. I've been monitoring the situation since the other night. And medyo kulang kami ng tulog, but I think everything is all right. Kanya-kanyang linis na rin ang mga residente sa lungsod para muling makabangon. Sa barangay Tumana, wala nang inaksayang oras sa mga residente para burahin ang bakas ng nagdaang baha. Ang ilan, wala halos na isalbang mga gamit. Parang kapatid ng Undoy yun, matindi talaga. Isang electric pan mo natira, ito lang mama, kahit nakatali naman. At saka ito. Pero hindi pa ito gagana yata. Wala kaming nakuhang gamit, basa lahat, wala kami na isalba. Sa kalapit na bayan ng San Mateo Rizal, nanalubog din sa baha, kalbaryo ngayon ang mahigit isang talampakang kapal ng putik. Isang lalaki ang patay matapos tangayin ng tubig sa ilog. Nasa ilalim na ng state of calamity ang San Mateo dahil 12 sa 15 barangay nito ang nasalanta. Kabilang ang mga taga San Mateo sa mahigit 3,200 katao na nahatira ng relief goods ng GMA Capuso Foundation. Sa aerial inspection ni PNP Chief Oscar Albayalde at NCRPO Chief Superintendent Guillermo Eliazar, kita ang pinsala sa Marikina, Rizal at iba pang karatig lugar. Sa ngayon, plano ng DENR na palalimin ang Marikina River sa pamamagitan ng dredging operations. Ayon kay DENR Secretary Roy Simato, sususpindihin din ang quarrying operations sa San Mateo at Rodriguez Rizal kasunod ng malawakang pagbaha.